Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, pero ang target natin, marating natin ang buhay na walang hanggan. Ma-maintain natin yung status natin sa kaligtasan para wag na tayong maalis dyan. Ito pa ang sabi nito, alam nyo, yung pakikipagbaka natin, dapat maging sigurado tayo. Dapat bawat hakbang natin, tiyak, hindi yung sumusuntok tayo sa hangin. Sabi nito, sa 1 Corinto 9:26, ako ngay tumatakbo sa ganitong paraan, hindi gaya na nagsasapalaran. So hindi tayo nagsusugal dito, mga kapatid. Sa ganito rin ako'y sumusuntok, hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ang paglilingkod natin ay hindi sugal, na hindi mo alam kung mananalo ka o hindi, kung magwawagi ka o hindi, o kaya kung ibibigay nga sa iyo yung premyo o hindi, hindi ganun. Para makasiguro tayo, kailangan mga kapatid nakabatay tayo sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang magtuturo sa atin para hindi tayo mailigaw, lalo na sa larangan ng paglilingkod. So hindi suntok sa hangin to, hindi yung tsambahan sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. At sa huling talata nating babasahin, mapangahawakan natin, sigurado naman eh, sigurado tayo sa ating paglilingkod, dahil sabi nito, tapat ang Diyos na nangako sa Hebreo 10:23. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan, sapagkat siya na nangako ay tapat. So yan po mga kapatid, yung pangako, yung ang Diyos, maraming pinangako sa atin. Ang number one na ipinangako sa atin ay buhay na walang hanggan. At yan ang ipagkakalob sa atin kung tayo'y mananatili sa pananampalataya hanggang sa wakas. At ang pangakong yan, mga kapatid, yung sinasabi, hindi tayo sumusuntok sa hangin, basta manatili lang tayo sa pananampalataya. Sigurado tayo, makararating tayo rin, dahil ang Diyos ang nangako. At ang Diyos na nangako ay tapat, mapagkakatiwalaan. Ang dami niya salita rin sa Biblia na isulat mo, natatandaan niyo yun, sinulat sa Revelation, matapos na ipahayag ang itsura ng bayang banal, matapos na sabihin na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sabi kay John, isa sa mga paborito ko pag talagang matindi ang pagsaka ng mga salita ng Diyos. At sabi, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Kanina pa nagsusulat si John, si Apostol Juan, nung bigkasin niyo, una pa lang inuutusan na si Juan ang isulat yung mga pangako, yung mga magaganap. Nung ipakita ang pangako ng Diyos ng mga bayang banal, buhay na walang hanggan, inulit-ulit na kanya, isulat mo sapagkat ang mga salita nito ay tapat at tunay. Kaya nga mga kapatid, ang salita ng Diyos, yan ang pinangahawakan natin. Pinangahawakan natin na kaya tayo nananatili sa ating pananampalataya. Kaya sa ating takbuhin, hindi na natin tinitali kung ano-ano yung mga obstacles na po pwede nating makasagupa. Alam na natin yun eh. Mga problema sa buhay, kabiguan, mga pagsubok na masasakit na mga pangyayari sa buhay. Yan yung obstacle eh, sa ating kurso, sa ating labanan, sa ating takbuhin. Yan ang mga obstacle na hindi na natin tinitali sa lesson natin. Ang kinuha natin eh, dapat maging matibay tayo, maging mapagtigil, matisiplina, matatag sa ating pananampalataya.